Bruhim habaim habarem shili ba Israel. That is Hebrew. Welcome my friends in Israel. Boker tov, good morning. Welcome Bruhim habaim to my message for today entitled Acts chapter 3. What is the line of thought of Peter here? What is Peter's line of thought here? And is it aligned or in line with mind of Christ? Yan po ang ating topic sa umagang ito. What is Peter's line of thought here? Is it in line with the mind of Christ or the mind of God? Yan po ang ating pag-usapan at matatagpuan yan sa Acts 3. Actually, ang account na yan ay nagsisimula sa Acts 2 hanggang Acts 4. Pero ang ating pong tatalakayan ngayon ay doon naman sa Acts 3. So habang nag-aantay po tayo na mga pumapasok for our live streaming, let me take this opportunity again to present to you the gospel of our salvation, the good news, Evangelio, good message, or Evangelio. Bakit natin tinatawag na good news yan? Kasi that is the very good news sa ating buhay, lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Kasi ang dalawang premise niyan, ang primary premise po talaga dito ay sa good news na to ay God is holy. He is way above us. He is way above us and he cannot commit sin and no sin can come to him. That is a holy, holy, holy according to Isaiah 6 na napakataas ang ating God. At tayong mga tao, the second premise or secondary premise is ang mga tao po ay makasalanan. Ang sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So bakit nandun yung glory? Kasi yun yung measurement ng requirement ng ating kaligtasan, na ang perfect glory po ang requirement ng ating kaligtasan. So with that two premises, tayo po ay hiwalay sa God. We're dead on our trespasses and sins, and eventually we will die physically. We died already spiritually, we will die physically, and kung wala pong mangyayari sa ating sitwasyon, kung hindi po tayo ma-reconcile dala sa God, the creator of heavens and earth, tayo po talaga ay magkaroon ng eternal death, separated from God, and in short, mahiwalay tayo sa God, mapapunta tayo sa hell, that is the punishment na tayo po ay talagang mahiwalay sa God. So we'll present the gospel of our salvation. The gospel of our salvation is Jesus Christ. He's the panacea or solution to the predicament or the problem of mankind, the sin, disease na naghihiwalay sa atin. Ang ating pong gospel is about the work and person of Jesus Christ. Kaya we have to believe in both of those two facts. The work of Jesus Christ and the person of Jesus Christ. The person of Jesus Christ is He is truly God. And he incarnated and he is truly man. Dapat nandun yung dalawa, truly God and truly man. Kasi kung wala ang isa doon, hindi siya magka-qualified as our Savior or our Mediator. Ang pangalawa pong tungkol kay Jesus po ay the work of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po ay may dalawang obedience na ginawa dito sa mundong ito. He fulfilled all the laws, yun ang active obedience. Siyang sumunod ng mga lahat ng mga batas na hindi natin kaya gawin, na dapat nire-require sa atin na natin kaya gawin, hindi natin nagawa. So he fulfilled all the laws, he followed all the laws, so that he will be the righteousness in God. At number two na obedience ni Jesus Christ ay passive obedience. He died for our cross. He died on the cross. Very common yan. Ang purpose noon ay to pay for our sins. So, bakit importante yung dalawang obedience na yan? Kasi kailangan yung mga mangyayari sa kanya ay it can be transferred to us. Imputation na dapat tayo na makasalanan, dapat magkaroon tayo ng record na righteous, and we can only have the righteousness, na perfect righteousness of God na makakapasa sa requirement ng God by faith if we believe on the Lord Jesus Christ. We have to trust Him. And at the same time, yung ating makasalanan, inibiligay sa Kanya, siya na parusahan sa atin. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:21, He who made no sin
become sin for us so that we might become the righteousness of God in Him. God, who Jesus Christ, who knew no sin, ginawang makasalanan dahil sa ating makasalanan. And we might become the righteousness of God in Him. If we believe in Him, it will be transferred to us ang kanyang righteousness. Kaya tayo ay, sa tingin ng God, ay tayo po ay malinis because of the righteousness of God na na-transferred sa atin. So that is the gospel. The gospel is about the work and person of Jesus Christ. Ang dalawang premise ay God is very holy, walang makakalapit sa kanyang nakasalanan, tayo makasalanan, we're enemies of God, hindi tayo nare-reconcile, and we only, can only be reconciled by God, to God, I mean, when we believe on the Lord Jesus Christ. We can only do it by faith, and we ask the Holy Spirit to enlighten us, to have the mind na mag-repent po tayo, kailangan natin mag-repent and magsunod sa mga holiness ng God na pinagawa sa atin. Not because it is the cause of our salvation, but because we are made holy na. We become holy, we'll follow the law of God. The law of Christ. So, sa umagang po ito ay tatalakay natin ng isang aseto na nandoon sa Acts. No? Ang Acts po ay ito po yung parang transition book from the four gospels to the epistles. Hindi natin maintindihan ang mga sulat ni na Pablo, sulat ni na John, sulat ni na Peter, at ang Revelations, if we will not study the book of Acts na transition yan from the accounts, four gospel or four accounts books of Jesus Christ, na yan po ang transition. So, okay. Tayo po ay magsisimula na. I hope you have your own Bible. Could be in the machine or in the cellphone or yung ating printed Bible. Babasahin ko po ang Acts 2, Acts 3. Ang babasahin po natin ay 1 to 16 lamang. At we'll pray and then we will discuss this one. Okay? Let us begin. Boker Tov, good morning mga kapatid sa pananampalataya at sa mga makikinig sa mensaheng ito na pinamagatan natin. Peter's, what is Peter's line of thought here in this chapter? And is it aligned or in line with the mind of Christ or the plan of God? So, babasahin po natin ang chapter 3. Ganito po ang nakasulat ng chapter 3 ng Acts. Now, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. A certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who enter the temple. Who seeing Peter and John about to go in the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him, with John, Peter said, look at us. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him up, and he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Verse 11. Now as the lame man who was healed on to Peter and John. Ulitin ko po. Now as the lame man who was healed on to Peter and John. All the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power of godliness, we had made this man walk? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
But you denied the Holy One and the Just and asked for a murderer to be granted to you and killed the Prince of Life whom God raised from the dead of which we are witnesses. And His name, through faith in His name, He has made this man strong whom you see and know. Yes, the faith which comes through Him has given Him the perfect soundness in the presence of you all. Salamat muli sa pagkakabasa ng mga salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama, muli kaming lumalapit sa iyo. Salamat Lord na kami Lord ay nakarinig na yung mga salita galing sa Biblia. At alam po namin Lord na ang mga salita itself o mismo ay makapangyari na ito Lord, na ito ay pupasok sa aming mga spiritual na pag-iisip, nagdidilig sa aming pananampalataya, kung nagbibigay sa amin ng increase higit sa lahat ng harvest po Lord, upang kami Lord ay makaranas ng iyong glory at maranasan namin Lord ang iyong kapangyarihan sa iyong mga buhay. Lord, bless mo po ako Lord sa aking pagsasalita sa umagang ito. Gamitin mo po Lord ang banal na espiritu upang maipahayag ko po Lord ang iyong mga salita. Ganun din po sa lahat na at sa amin na makikinig sa mensaheng ito, i-bless mo kami Lord upang maintindihan ito. At pinadalangin din po namin Lord na magiging open po Lord ang bawat isa sa pakikinig ng salita mo Lord. So Lord, aming dalangin in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon na tayo pa ay nakarinig ng kanyang salita mismo galing sa Biblia. Kasi without even interpreting it or expanding it, ay makapangyarihan sa lahat yan. At ito ay makakapagbago sa ating buhay. Sa umagang po ito ay ating pag-uusapan ang isang chapter ng Acts. No? Ito po ay sinabi ko nga kanina, itong book na to ay ito yung transition galing ng buhay ni Jesus Christ na siya po ay nandito for how many years sa mundong ito. At after na siyang namatay, no, that is the gospel, siya ay namatay para sa ating kasalanan, no, muli siyang nabuhay at nag-asena po at ngayon siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ang una po natin tatalakayin ay we will look at the text and the surrounding text mismo. No? Tapos titingnan natin yung the life of thought of Peter, no? Kasi si Peter ang ginamit dito, at we will look at again at the plan of God, kung ano talaga ang plan niya, yung mind of Christ na dapat nating nasa atin upang maintindihan talaga natin ang plano ng kaligtasan sa ating mabuhay at ma-experience natin. Unang-una po, tingnan natin yung situation. We will look at the situation, assess it. Kailangan natin i-assess parang sa military path. Kailangan natin i-assess ang situation. Number two, kailangan natin tingnan kung ano yung mga tactical moves ng mga tao within that premises or during the time na yan. Mga moves nila, kung ano ginawa nila. At the same time, titingnan talaga natin ang long term. Ano ba talagang plano ng God sa ating salvation? So, unang-una po, we will assess the situation. Ang situation po dito ay, this is after the ascension of Jesus Christ. Alam po natin, sa Acts ay, si Jesus Christ po ay nag-ascend sa langit in the Mount of Olives. At sinabi niya sa mga apostol niya na, pumunta kayo doon sa Jerusalem, hintayin niyo ako doon, bibigyan ko kayo ng Holy Spirit upang gamitin ito sa pagpapahayag ng mga salita ng aking situation ng magandang balita ng kaligtasan. So sila po ay naghintay at after 50 days, alam po natin ang Pentecost po ay 50 yan, Pentagon, something like 50. Now this is after ang 50 po ay after the Passover. Alam po natin, Jesus Christ died during the Passover to symbolize na siya yung Passover lamb, siya yung sacrificial lamb na ibinigay para sa ating mga kasalanan. So sila po ay nandoon sa upper room, sila po ay nagsama-sama with the 120 people, with the apostles, at sila po ay parang naka-experience ng parang Pentecostal o buwababa yung parang Holy Spirit na parang tongue-like ang form na bumababa at dumadako sa kanila. At sila po ay nagkaroon ng parang iba't-ibang kapangyarihan o iba't-ibang boasting of their parang spiritual
parang spiritual component nila kasi sila po ay nakakapagsalita ng iba't ibang wika. Bakit po sila nakakapagsalita ng iba't ibang wika? Ang purpose po to doon kasi marami pong mga tao doon sa kapanahunan na yon na taga iba't ibang mga lugar. Mayroong mga sa ibang Sopotamia, sa may iba't ibang lugar na nandoon at nakarinig sila at sabi nila, bakit itong mga tao na to ay nagsasalita ng ibang wika? Di ba taga Galilea lang naman itong mga to at mga fishermen? No? Fishermen kasi 12 Israel, lalaki. No, sila po ay talagang nagsasalita at sabi nila, sabi ni Peter doon, ang first na preaching ni Peter, sabi niya, hindi kami mga lasing as you said to us, kami po ay nakakaroon ng kapangyarihan galing sa banal na espiritu na ibinigay sa amin, pinarami sa amin yan to preach the gospel to you. At during his preaching doon sa chapter 2, marami pong nag-believe kay Jesus Christ. At about 3,000 people. Ngayon, sila po ay nagsama-sama. No? Although, sabi natin, dinisrupt na yung God ang kanilang pamumuhay. No? Parang inabandon nila lahat ang kanilang mga sarili. Yung kanilang mga hanap po ay, in fact, sabi nga na ibang mga commentators, hindi na sila umuwi sa kanilang mga bahay. At sila ay nagsama-sama doon. Kaya ang problema nila, inuusig sila ng mga tao kasi bago at radical yung idea about Jesus Christ, na si Jesus Christ ay nag-resurrect, parang i-introduce pala yung Christianity. So inuusig sila. At wala silang mga trabaho, kaya ang mga mayayaman sa kanila ay parang nagbenta ng mga bagay-bagay, mga lupain, upang sila magkaroon ng economic survival, kasi yung mga ibang tao na may mga ari-arian ay nagsama-sama sila upang magbuo sila ng church doon. No? Ngayon ay nag-speech si Peter, nagkaroon ng 3,000 na mga mananampalataya. So, 3,120. No? Lagyan natin, 3,120. Ngayon, dito si Peter ay, siyempre, nandun na yung church, sama-sama sila, bigayan sila. No? Ngayon, sabi nito, pumunta sila sa dito natin tingnan ito. Pumunta sila sa si Peter at si John. Nandun pa rin sila sa templo. Kasi in a way, hindi pa naman sinulat ang Hebrews na ang sabi, parang transition pa ito. Hindi kagad maalis-alis yung kanilang mga tradisyon. So sinabi ito, now Peter and John, no, magkapatid, magkaibigan ito, mga kasama ito sa fishing industry nila, sama si James na kapatid ni John, saka si Andrew na kapatid ni Peter, no? Then Peter and John went together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. So, pumunta sila dun sa temple, meron kasi silang mga prayer, sa prayer dito, ang ninth hour sa kanila is 3 p.m. Doon po, pagkara mga night sacrifice, mag-pray. Pumunta sila sa temple, no? A certain man, mayroong isang tao dito, ang description ng tao na to ay lame from his mother's womb. So, hindi nakakalakad since birth at siya po ay dinadala lamang doon sa isang strategic place upang manglimos. Home delayed daily at the gate of the temple which is called Beautiful. No, alam po natin ang Jerusalem, Old Jerusalem, may meron po siyang 8 na gates. At ito pong Eastern Gate ay parang ito po yung Beautiful Gate. So, dito nga ay importante ito kasi dito din dumaan si Jesus Christ during entry to Jerusalem. At the same time, may hula na pagbabalik ni Jesus Christ ay dito rin siya dadaan sa gate ng Eastern Gate. Kaya ang ginawa na ni Sultan na Sulaiman or something ay ngayon ay sinarahan niya itong gate na to. Parang ang ano nila, dapat hindi makabalik si Jesus Christ. Sinahan nila at the same time, nilagyan nila ng cementerio doon kasi alam nila ang mga Hudyo, hindi sila dadaan sa cementerio bago sa pumasok sa templo. So yun ang ginawa nila, but that is another story. Ang purpose ko dito ay sabi ko, itong beautiful gate ito ay maraming tao dito. Strategic place ito sa mga beggars na namamalimos. So anong purpose ng beggar? To ask alms for those who enter the temple. Kasi marami pong mga pumapasok sa templo. Alam po natin yung templo sa kanila ay magnificent na lugar yan eh. At required silang pumunta doon kasi yung parang pinaka-center nila.
At itong temple na to ay ito yung Herod's temple na to. Second temple na to, kasi alam po natin ang first temple ni Solomon ay na-destroy yan during the 586 BC by the Babylonian. At ni-revive lang ito ni Zerubbabel, ni Nehemiah, ni Ezra, pero ito ay parang inayos din ni Herod. Si Herod po ay parang king ng Israel yan, no? Although mayroon pa silang emperor talaga na Roma, king lang din siya doon. So sabi niya nito, "Who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms, and fixing his eyes on him," sinong fixing in eyes on him? Ang nakafix ng eyes sa kanya, si Peter at saka si John. Hindi po parang nakatingin naman yung, hindi pa nga siya ready kasi kalalagay lang sa kanya doon eh. Sabi ni Peter, nakatabi ni John, "Look at us." So tingin na. So he gave them as his attention, expecting to receive something from them. Ito yung parang pinaka magandang verse din, sabi ni Peter, "Silver and gold I do not have, but I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." No? And he took him by the right hand and lifted him up, and he, immediately his feet and ankles both received strength. So parang, this is a miracle. This is an instantaneous healing. At alam po natin, ang tao po na hindi nakakalakad sa buong buhay niya, ay hindi po ito, wala pong brain na mind yung kanyang muscle na makakalakad. Pero ang sabi nga dito, this is a creation miracle na kinreate ng God, na mayroon na kaagad yung muscle mo ay bagong muscle yan. Mayroon mga veins, mga yung pag-connection to the brain yan, bago yan. Kasi kung luma yan, hindi yan makapag-communicate. Ang brain mo, hindi yan makapag-communicate sa mga katawan mo. Kasi kailangan may communication yung brain. Pero ibig sabihin nito, immediately, sabi nito, his feet and ankles bone received strength. So he leaping up and stood and walked and entering the temple with them. Walking. Leaping and praising God. So minsan nga, nakapapanood ko to sa mga movie na parang, yung ginawa yung mga tao na yun, parang baliw yung ano ko doon, kasi siya ay nagda-dance yung tao na yan. Pagka-project kasi sa movie, pumatalon-talon, no? Nagda-dance, praising God. This is a new praising talaga, na totoo, praising God. And all the people saw him walking. So, all the people saw him walking, and then they know that it was he who sat begging at the beautiful gate, the temple, and they were filled with wonders and amazement at what has happened. So, yun pa ang unang assessment. Ang unang assessment natin, mayroong isang tao na pinagaling ni Peter. No? Pinagaling ni Peter. Tapos, titingnan natin sa verse 4, nagkakaroon ito ng commotion at nagkakaroon ito ng attention ng mga leaders doon sa mga templo. The same time, leaders sa Jerusalem, kasi may mga leader din ang mga templo. Eh. May mga captains doon, at actually yung mga Pariseo, Sadduceo, yun yung parang in charge sa temple, no? So, nagkakaroon ng parang interesting sa kanila, at the same time mapapanood natin dito sa chapter 4 na maraming naligtas at umabot ng 5,000. So, after this event, kanina mayroong 120 person plus 3,000, 3,120 plus 5,000, 8,120 na kagad. No? So, ano ang purpose dito, ang purpose na to? So, alam po natin na kinausap sina Pedro at si John, mga Sanhedrin, at nagbabawalan sila. At sabi nga nila na itong pangalan lamang ni Jesus, kayo yung famous na verse dito sa chapter 4, sabi nila, "Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which must be saved." Kasi pinanindigan talaga ni Peter at John na walang ibang pangalan sa silong ng langit na maliligtas kayo kundi ang pangalan Jesus lamang. Talam natin na pinagbabawalan sila, hinuli sila, pinagbabawalan sila, pero sabi na hindi kami susunod sa inyo. Yun ang parang situation nito. Bakit ko po in-explain ito? Kasi titingnan natin ngayon ang line of thought ni Peter. Alam po natin,
situation assessment. Mayroong mga taong ginamit ang Panginoon. Alam po natin ang Panginoon po ay hindi yan magmamagic kasi naging spiritual ang Panginoon. Gagamit siya ng mga tao. Ang ginamit niya ay mga apostol, si Peter at saka si John dito. Ngayon, titingnan natin ano yung assessment at tactical move ni Peter dito. Anong line of thought ni Peter dito? Ang line of thought ni Peter dito, sila ay magkakaroon lamang ng prayer sa temple. Ngayon, mayroong specimen dito or sample na isang beggar. Tapos nakita ni Pedro. Wala siyang intention siguro. Parang pupunta lang siya sa temple. Pero pinadaan ng isang binigay ang isang sample na ang beggar na to. At sabi sa verse 4, fixing his eyes on him. So parang nakita ni Pedro yung beggar. Wow! What is the beggar doing here? Mayroong itong purpose, no? Alam po natin, mayroong communication ang God kay Peter with the Holy Spirit. Sabi ni Peter, look at us. So he gave them attention and expecting to receive something. Alam po natin ang pulubi na to ay wala siyang intention spiritually. In fact, siguro, itong temple gate na to ay palaging binabalikan ni Jesus Christ ito. At nandun itong kasi trade place niya to eh. Ito yung parang siguro parang alam natin kung nandun sa Quiapo palagi kong binababa doon ang beggar na to. Ganun din ang ginagawa sa kanya. So parang ang assumption dito nakikita na si Jesus at hindi siya gumaling. Pero in this case ginamit ito. Sasabi ni Peter, look at me, give attention to me. Sabi niya, silver and gold I do not have. So this is not about prosperity. Kasi wala akong gold and silver na usually ang unang hinahanap ng mga tao. But sabi niya, I have more than that. It is more on more than money. Sabi na, I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So ang thought ni Peter dito, this is a man binigay sa akin upang pagalingin ko. Ngayon, na-assess ni Peter, ganon, nakita niya na gumaling, no? At naglumukso-lukso, kumakanta, praising God, at nakikita ito ng mga tao. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi ang line of thought ni Peter dito, okay, napagaling ko na, pero makikita natin dito na tactical si Peter at in line ito sa mga plano ng God. Sabi ni 11, now as the lame man who was healed, na gumaling, healed on to Peter and John. So, in fact, sa mga movie, sabi ko, ba't di ka agad umalis yung tao na to? Kasi ang tao na to, nung gumaling siya, hindi siya umalis kay Pedro at saka kay Peter. Kung pagka-portray doon sa movie, at dito rin naman talaga. Kung saan pumunta si Peter, nung siya, palagi siyang tumatabi kay Peter, lumulukso-lukso, something like that. So, sinadya ito ng Panginoon na hindi umalis yung lame na to. Kasi kung iba pa ito, nanood na kung sa ating model ito, manood na ito ng movie, natupupunta doon. Pero ang ginawa ng God dito, siya ay sumama kay Peter. Sabi niya na, now as the lame man was healed on to Peter and John. So, talagang na-stick to Peter and John siya. All the people ran together to them in the porch which is called Solomon, greatly amazed. So nakita ng mga tao ito na sumusunod-sunod kay John at Peter at nandun sa porch of Solomon. Ito, by the way, itong Solomon's porch ito, ito yung portion na parang shade ito na natira nung nasira yung Solomon's temple. Kasi alam po natin yung Solomon's temple, nasira yan ng 586 BC na sinira ng mga Babylonian, pero may natira na Solomon Porch. Parang saan pa parang daanan nito na pwede kang magano doon. Ang size nga yata dito ay parang 6 feet something na may bubong, no? Anyway. Sabi nga ni Josephus dito na parang may Solomon's Porch talaga na parang bubong na magtatrap ng mga hangin galing sa eastern side. Doon siya pumunta si Peter at saka yung pulubi na gumaling, no? At alam po natin ang Solomon's Porch, nandun din sa account ni Jesus Christ on John 10 na nandun siya, ipag-usap siya doon sa mga tao at winter doon. Kaya parang ito ay takip sa kanila.
So, ang ginawa ni Peter dito, nakita ni Peter. Very critical, verse 12. So, when Peter saw it, nung nakita ni Peter, he responded to the people. So, sabi ni Peter, wow, this is not an ordinary healing. This is not an ordinary beggar. Kaya, ang ating title, what is the line of, what's the line of thought of Peter here? So, nag-respond si Peter according to tactically. Kasi, sabi na, oh, daming taong nito. Sumusunod-sunod sa amin. So, he responded to the people. So, minsan, ang si Peter na wala naman siguro siyang balak nang gumising siya to have this 5,000 na malilitas. Pero nakita niya na ibinigay itong pulubi, sample, pinagaling. Tapos, nakita niya na marami sumusunod. Ito na ngayon ang ginawa ni Peter. No? So, when Peter saw it, he responded to the people. Nag-preach kagad siya. Ginamit niya sa situation. Sabi niya, Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us as though by our own power of godliness we have made this man walk? So, unang-una, hindi inako ni Peter yung kagalingan ng tao na to. Yung number one, na tactical move ni Peter, hindi niya inako na sa kanya ito. Sabi niya, bakit kayo namamangha sa mga ginawa ko? Sabi, akala niyo ba ako ang nagpapagaling dyan? Pero ginamit niya doon sa una, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bakit niya in-explain yung Jesus Christ of Nazareth? Para hindi mamiss talaga na ito yung Jesus Christ na namuhay, na pinatay ninyo at nakatira ito sa Nazareth. Alam nila si Jesus Christ ay nakatira sa Nazareth, although ito ay pinanganak sa Bethlehem. Pero nung tumaka sila, sina Joseph at saka si Mary, pumunta sila sa Egypt. At the same time, nung bumalik sila, doon na sila bumalik sa Nazareth. Doon sa upper side na, sa may Galilee side. No? At ginamit niya Jesus Christ. Sabi niya, pangalawang ginawa ni Peter. Una-una, hindi niya in-acknowledge na galing sa kanila yan, pero galing yan sa God. In-introduce ka agad niyong God and Jesus Christ. Paano na in-introduce ang God of Jesus Christ? Sabi niya sa 13, The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified His servant, Jesus Christ. So sabi niya, ang God natin, na ating pinamaniwalaan, kaya ang tunay na God, ay yung God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers. Other gods are not God. Other gods are not gods. They're only idols, and they're only pag-iisip lang ng mga itao yan. Wala talaga nag-i-exist yan. Pero merong ginagamit yan ng demonyo na parang tayo po ay nag-idolize ng mga gods at sa kanila physical na nag-idolize sila ng other gods. But in-introduce ni Peter dito, the gods of Israel, the god of Abraham, Isaac, and Jacob. Si Jacob po ay yung pangalan niyang bago Israel, yun yung 12 tribes of Israel na ngayon ay nasa Israel. The god of our father glorified his servant Jesus. No? So binalik na si Jesus Christ kasi fresh pa ito eh. Fresh pa ito at this is the plan of God na si Jesus Christ talagang ipapamahagi at ipapapakita. Bago pa lang ito, about 50 days pa lang ito na nabuhay si Jesus Christ. Lagay natin, siguro 50 plus 10 or 60 days. Lagay na lang natin. Tapos, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate. So, specifically talaga, mention niya si Jesus Christ na ito yung Jesus Christ na dininay nyo in the presence of Pilate. Natandaan nyo ba si Pilate? Yan yung nagusga sa kanya doon sa Gabata throne, Gabata seat. And he was determined to let him go. Sabi nga ni Pilate, palabasin na ito, wala kasalanan ito si Jesus. But you insisted, sabi niya. But you denied the Holy One and the Just. No? So, he gave adjective to Jesus Christ. Ano adjective niya? Holy One and the Just, the Righteous. Walang kasalanan. Just, Righteous. Holy One. No? So, ibig sabihin nito, God ito. And ask for a murderer to be granted. Ito yung kapalit na isang murderer na instead na pinapili sila, ang pinili nila yung si Barabbas. No? Murderer. And killed the Prince of Life. So, ang ibang salin nga eh, hindi lamang Prince of Life, kundi Originator of Life. So, Jesus Christ was the Prince of Life, the Originator of Life. He's God.
whom God raised from the dead and which we are witnesses. So pinakita ulit niya dito na ang aming pinipreach talaga na resurrection of Jesus Christ. Kasi yun ang parang pinapackage talaga nila, yun ang kanilang bread and butter, eh, yung parang resurrection of Jesus Christ, bodily resurrection. And in fact, in the later times, yun din ang bread and butter ni Paul na preaching of the resurrection Christ. Sabi niya dito, but you denied the Holy One and the just and asked for a murderer to be granted to you and killed the Prince of Life whom God raised from the dead in which you are witnesses. So, sabi niya, witness kami. Hindi ito moro-moro, hindi ito ano, nakita ito ng mga 500 na tao, nakita ni Peter, nakita ng mga apostol, at nakita rin ni Pablo sa kanyang assess, sa kanyang encounter. And his name, through faith in his name, has made this man strong. Sabi niya, and his name, ang pangalan ni Cristo, which is the most powerful name on earth, through faith in his name, sa pangalan ni Jesus, in his name, has made this man strong, whom you see and know. So ang faith na galing kay Jesus Christ, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Alam niyo, hindi po ito magic na katulad ng mga ginagawa ngayon ng mga false prophet o false evangelist na nagpapagaling sila na may mga sakit pero hindi naman totoo. Mga actors lang yung mga pinapagaling. Sabi ni Peter dito, totoo, alam nyo ang buhay ng tao na yan simula sa kanyang pagkabata ay ano na yan, ay pilay na yan. Oh? Sabi ni, and his name, Jesus' name, through faith in his name, made this man strong, whom you see and know. So, sabi, yes, the faith which comes through him has given this man, which comes through him, has given him this perfect soundness in the presence of you all. Did this man expect na talagang mayroon siyang faith? Ang kanyang pagising sa umaga, hingi lamang siya ng kanyang hanap buhay, magmamalimos na lang. But with the grace and mercy and love of God, binigyan siya ng faith. The faith which comes to him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Ano ngayon ang pangalawang paunang move ni Peter? Hindi niya inako. Pangalawa, inintroduce niya si God at inintroduce niya yung faith na galing sa pangalan ni Jesus Christ. Tatlo yung una niyang tactical move. Hindi niya inako, inintroduce niya yung God, na God ng Abraham, inintroduce niya si Jesus Christ, na God din, no? Na, at inintroduce niya yung faith na nagpapagaling sa taong ito. Pangapat, yet now, brethren, I know that you did it in ignorance and did also in your rulers. But those things which God foretold by the mouth of his old prophets and the Christ should suffer. Pangalawa, pinakita niya na, eh, siguro, by the plan of God, hindi niyo rin alam yan, by your ignorance. But, itong God na to, na nag-foretold ito by the mouth of his prophet, mga propeta, and that the Christ would suffer, he has fulfilled. So, alam po natin, dapat talaga ma-integrate sa ating pag-isip ng Messiah ay magsasuffer. Maghihirap muna bago may pakita ang kanyang glory. Kasi mayroon pong mga group of people na sabi na bakit magsuffer pa yung Messiah na yan. At malinaw doon sa Luke na nung road of Trotomayos na pinapakita talaga ni Jesus Christ. Nang Messiah ang dadating ay dapat maghirap muna bago mapapakita yung glory. So if you're believing na ang Messiah nyo ay hindi muna dadating, maghihirap, mali yung ating interpretation sa Bible. Bakit ko sinabi yan? Kasi ang mga Hudyo ngayon are they're expecting a Messiah. Hindi nila in-expect si Jesus Christ. Hindi nila iniisip na magsasuffer o maghihirap yung Messiah na yan. Kasi ang iniisip nila talaga ay great politician yan. But that is another topic. Pero ang point ko lang dito na dapat tama yung pagkakakilala natin ng Messiah. Number five. Ang pangapat, ano yun? Maghihirap at he has fulfilled. Number five, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. This is repentance, mga kapatid. Ang
apat na sinabi ni Peter, you have to repent from your sin. Kailangan kayong umalis dyan sa inyong mga kasalanan. Ang kasalanan talaga ang naghiwalay sa atin. Tayong mga tao ay makasalanan. Ang iba, hindi sinasabi makasalanan tayo, pero kailangan natin sabihin na tayong mga tao ay makasalanan. Hindi ko na babanggitin ang mga kasalanan, malalaman nyo naman yan, na makasalanan talaga ang tao. Pero sabi niya, repent. And therefore, and be converted, that your sins may be blotted out. Faith, sinabi, binigyan ng faith yung beggar. Naging magaling siya. Ang pangalawa, kailangan niya mag-repent. Repent, therefore, and converted, your sins may be blotted out. So that the times of repressing may come from the presence of Lord. That may be sent Jesus Christ, who has preached to you before. Whom heaven must receive until the times of restoration of this. Kapatid, ang line of thoughts ni Peter dito ay tactical. Nakita niya, beggar, wala siyang plano sa pagising na nakita na, uy, mukhang ibinigay sa akin ng Panginoon to as specimen in preaching His glory. Nakita niya, nag-respond ang mga tao, nag-preach siya. Ang unang pinreach niya, hindi niya inako ang kanyang glory na siya nagpapagaling at si John. Sabi niya, in the name of Jesus itong gumaling. Pangalawa, present niya yung God ng Israel, ng God na nakikita nila sa Tanakh of the Old Testament. Pinakita nila na God, Jesus Christ was the servant, is equal to God. Kasi ang mga adjective niya doon, Holy One, the originator of life, mayroon man tao na nag-originate ng life, Prince of Life, at siya yung parang ibinigay for our substitutionary atonement. Pinakita niya na dapat mag-suffer. Binigyan niya ng faith. In-explain niya ng faith na itong beggar na ito, walang faith ito. But binigay sa kanya ang faith at dapat mag-repent tayo. Ngayon, pangatlo na tayo sa kontam is the statistical, the tactical line of thought of Peter in line with the mind of Christ or with the mind of God. Basahin natin dito. And that's a 20. And that he may send Jesus Christ. So, dapat pinadala si Jesus Christ whom was preached to you before. Matagal nang pinag-preach to. Alam po natin, ang plano ng God is from eternity past. I mean, eternity past. Yung mga eternity, yung mga hanggang ka sa simula. And to eternity future. Yun ang plano ng God. Hindi siya nagpa-plano na tactical, strategic ang God na kaya niyang. Si Peter ay isa lamang ito sa mga generals, meron pong commander-in-chief talaga na God na nag-move sa mga tao. So si Peter, he just moved tactically to the situation ang ginagawa ni Peter dito. No? Sabi niya dito, and he may send Jesus Christ whom was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all these things. Dapat napunta mo na si Jesus Christ to heaven. Until the times of restoration of all these things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So, ang gospel po ay hindi ito para naisip lamang ni Peter at naisip ni Paul. Kasi ina-accuse tayo na, yung gospel nyo ay naisip lamang yan ni Paul. Hindi po naisip ni Paul yan. In line talaga yan, simula sa Old Testament, sa New Testament, sa Acts, sa Ephesians, at saka sa Revelations. Hindi po tayo mag-cut-cut doon kasi ang ating gospel po ay talagang biblical from Genesis to Revelation. Sabi niya dito, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of His holy prophets since the beginning. In-introduce niya ang Old Testament. For Moses, alam po nila, si Moses ay pinaka-best ano sa kanila yun. The best prophet sa kanila yan eh. Walang makakatalo sa mga Hudyo sa kay Moses. For Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from your brethren. Sabi ni Moses, mag-raise ang God ng prophet na katulad ko. No? Kasi yun ang parang ano nila eh, parang pinangako sa, yun ang kanilang greatest prophet, si Moses eh. Sabi na, him you shall hear all things. All things. Kasi ang sinabi ni Moses, the law lamang, which is partial, correct yan ang law, is just a tutor until the Messiah will come. Kaya nga sabi natin, it will study the law. It's just a protection, pero tutor lang yan. Hindi yan mali, but tutor lang yan until all things will come. He will tell you all things, whatever He says. So, ano sasabihin daw?
to you, whatever he says to you, and it shall be that every soul who will not hear that prophet shall be utterly destroyed from among the people. So sabi ni Moses na pinapaniwalaan ng Judaism na ang na kung hindi kayo maniniwala sa prophet na yan, na si Jesus Christ yan, shall be utterly destroyed from among the people. So sabi nga sa John 5.13, sabi sa 1 John 5.13, mag-side lang tayo. Sabi sa 1 John 5.13, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son." Binigay itong si Jesus Christ na mayroon tayong eternal life. At dapat malalaman natin na kung wala. Sabi sa 20. Sabi sa 20. "And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life." So si Jesus Christ, this is the true God and eternal life. So sabi ni Moses, kung hindi kayo maniniwala dyan kay Jesus Christ, mapapahama kayo. No? Sabi niya. Sabi niya, "Yes. Yes, and all the prophets from Samuel and from those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days." Alam po natin, si Samuel ang tinaguri ang first prophet. Kasi although si Moses ay prophet yan, kasi ang definition ng prophet ay nagsasalita, pero ang kay Moses ay ibang gawain ni Moses, pero ang simula kay Samuel talaga nagsasalita na yung God through the prophet. Alam po natin ang one of the offices of Jesus Christ aside from the being the king and the priest, siya ay prophet din, no? Sabi doon. "With our father saying, yes, and all the prophets from Samuel and those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days." So hindi po tayo nagre-rely lamang sa New Testament. We rely our belief doon sa talagang simula sa Old Testament. Kasi finortel na to, na itong mga dadating na mga panahon na to ay dadating. "You are sons of prophets and of the covenant which God made with our fathers." Mayroon nga ang binansin niya yung covenant. Alam po natin na we believe on the covenant of Abraham, the covenant of David, na pinramis na hindi kayo iiwan at hindi kayo pababayaan. Ano yung covenant na yan? "To you first." To you, to the Jews first. Sabi nga ni Paul, "I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation. First to the Jews, and then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from first to last, as it is written, the just shall live by faith." Sabi na, to you first, God having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you, in turning away every one of you from your iniquities." So, binuhay at having raised up His servant Jesus Christ. Kasi alam po natin si Jesus Christ talaga ay servant talaga yan sa Isaiah 53. Alam po natin ang chapter ng Isaiah 53 na servant niya, na He was crucified for our iniquities. He was cursed for our transgression. Sabi niya, kaya nga makikita natin na servant si Jesus Christ, "sent Him to bless you in turning away every one of you from your iniquities." Ngayon, balik tayo sa ating title. We describe chapter 3, which is makita natin na babasahin natin chapter 2 and chapter 4. Chapter 3 po ay tactical move ni Peter yan, na maipresent niya ang gospel talaga. Na si Jesus Christ, ang pinaka-center talaga, si Jesus Christ. Na pinakita yan sa Old Covenant to the New Covenant and etc. from Genesis to Revelation. Ngayon, ang God natin ay hindi natin na do we have the mind of Christ? Kasi ang mind of Christ talaga ay makikita natin ng salvation natin, not only for the Jews, but for the Gentiles also. Bakit niya kinausap si Pablo in the chapter 9 of Acts? Ito chapter 3 pa lang to. Bakit niya kinausap si Pablo in the chapter 9 of Acts na makasalanang tao, inuusik sila? Because gagamitin niya si Pablo to present the gospel to the Gentiles, although nag-present din si Pablo to the Jews din, to the Gentiles. Bakit niya pinasulat ang Hebrew? Kasi dito sa kapanahon na ito, wala pa yung, ang Hebrew po ay importanting book yan, kasi pinresent doon yung Old Testament na mga cases, like the priest, the Moses, the angels,
Pesto nang sinabi doon, we have now a new covenant na wala na ito at talagang kayo ay maniniwala sa new covenant na ako ang inyong God, si Jesus Christ ang magliligtas sa inyo. So, ano ang mind of Christ? Ang mind of Christ, dapat ang mind of Christ natin na ang purpose natin is we have to proclaim the glory of God. At higit sa lahat, we have to proclaim the salvation na ino-offer itong salvation sa mga tao na magbibilib kay Jesus Christ, no? That is the Lord, the mind of Christ, na talagang you have to believe, you have to repent and believe on the Lord Jesus Christ. Hindi lang ito dapat nakafocus tayo dito sa kay Pablo, kay Peter, although gagamitin natin itong Peter na to. Kasi minsan may mga ibang grupo na sabi na, oh, we have to go back to the Acts. Na kailangan natin magpapagaling, kailangan natin ng prosperity, yung mga, no. God is not confined to the action by Peter here. Si Peter ay isang general lamang yan. Maraming mga generals ang God. Like Pablo, si John, no? Si John nga eh, pinulat niya Revelation, no? Sinulat niya ang John, Book of John, na sa akin nga eh, ang, sa aking pananaw, ang pinaka-best talaga si Pablo, si John, although si Peter, magaling din, no? Pero parang sa pagbasahin mo yung John 6, 7, and 8, parang nakapamangha talaga ang pagsulat ni John na pinakita niya na Jesus Christ is God and He was sent by God the Father. Yun ang parang pinakamaganda kay John talaga doon na describe Jesus Christ as God and siya yung substitutionary atonement. Pablo, more on Ephesus, more on theological. Si Pedro, more on tactical moves. At alam po natin, si Pedro ay ginamit din ng Panginoon yan. But we will not confine with one this object lamang, one of the situation. Kaya ang line of thought ni Pedro dito, dapat align din siya na hindi na inaako, pinaproject niya si Jesus Christ, preach niya repentance, ano yan, general yan. At kasama din si Pablo, kaya sa ating mga pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo parang hindi tayo credulous. Yung credulous po ay parang madaling maniniwala without validating something. Although ang ating marami naman nagsasalita sa atin na credulous tayo, naniniwala tayo doon sa mga simple lamang na pag-iisip, pero tinitingnan natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo dapat mananampalataya lamang sa isang verse lamang o sa isang chapter. Dapat ang ating pananampalataya simula sa Genesis, simula sa mga laws, the prophets and kitubim, the mga writings, then go to the New Testament, go to the Gospel for Gospels, go to Acts, go to Ephesus, go to Revelations. Iisipin natin talaga, ang center doon ay si Jesus Christ. Kaya kung ipapresent natin yung gospel, it is about Jesus Christ. It is about Peter. Peter ay one of the generals lamang, the apostle lamang, pinakilala. Diyan ginamit. It's not about, even it's not about Paul, na napakali. It's not about John. It's not about, but Jesus Christ is the center of our faith. Dapat i-validate talaga natin ang ating pananampalataya. Natutuo talaga ito si Jesus Christ na siya talaga ang pumunta dito sa ating buhay. Siya talaga mayroon talagang God na nagkatawang tao. You have to believe on that God na nagkatawang tao. Sumunod sa lahat ng mga pinapangako, pinautos ng Diyos, kasi mayroon mga rules and regulation ng God na hindi pwedeng ma-justify ng isang tao na walang magbayad. Hindi pwedeng ang makasalanan na hindi bayaran. It's either you will pay for your sin or somebody should pay for your sin. Kung ikaw naniniwala that you can pay for your sin by doing good works, you will be condemned kasi hindi papasa yung mga righteousness mo. Kaya nga ang panagi natin pinipresent, like Peter, pinipresent ni Peter, pinipresent ng Book of the Hebrews author, pinipresent ni John, pinipresent ng ibang mga apostoles, kasi Jesus Christ lamang ang nag-fulfill sa iyong kaligtasan. Siya lamang ang aako sa iyong mga kasalanan if you believe in Him. Kaya nga dapat i-trust natin, not by our works, not by our simple thinking na talaga bang ako ba ay niligtas talaga? Niligtas ka, not by you, katulad nitong beggar na to. Niligtas ka, ang iyong pananampalataya ay nakatuon doon sa ginawa ni Jesus Christ na binayaran talaga yung iyong kasalanan. And sabi nga ni Paul, this is a worthy saying and worthy of all acceptation that Jesus Christ
came unto this world to save sinner. If you're a sinner, and if you think you're a sinner, you are saved by God. And if you have to do is believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Let us pray, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, naming Ama, kami muling lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa mga bagay na aming narinig. Alam po namin, Lord, na hindi ito sa sarili naming kakayahan, katulad na sinasabi ni Peter, na hindi kami tumitingin kay Peter or kay John, hindi kami tumitingin sa mga nagsasalita. Ngunit kami ay nakatuon ang aming paningin kay Jesus. Sabi nga, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Kami po, Lord, ay naniniwala na ang aming pananampalataya ay hindi galing sa mga nagsasalita, kundi galing po sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pananampalataya, at ang kami namin gawin ay magsisisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon at tagalita. Salamat po sa mensaheng ito. Bless mo din po, Lord, ang mga taong kikinig nito at kikinig sa mensaheng ito. To Lord ang dalangin, in Jesus' name, Amen. God bless po, mga